Past midnight. Past midnight itu berhurus ang hangin. Hello. Sa kasalukuyan eh dumadanas kami ngayon ng bagyo. Past ano na 20 minutes past midnight. Hindi kami makatulog, sobrang lakas ng hangin. Grabe yung ano, tagaspas ng hangin dito sa may bintana namin dito sa kwarto. Ito talaga yung mas tinatamaan ng hangin dahil open space yung sa labas. Hindi ko makuha na ng video dahil kahit binibidyo ko kanina, madilim. Hindi ko talaga, wala kang makikita. Ayan o, mapagaspas siya. So pinatay namin yung aircon kasi patay sindi yung ilaw. Ayan na naman siya. Patay sindi. Ayan o, mapagaspas. Ayan, si Lola, pinakit ko na rito para ano, dito na matulog. Kasi doon sa kwarto niya, wala siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano dumang nangyayari sa mundo. Wala siyang masyadong ano doon. Sa pantulog niya doon sa baba. Ayan, nag-altek pa na lang kami. Grabe, kawawa naman yung mga nabaha at saka ano. Grabe yung ano. Kahit dali mo yung radyo mo, kung namamatay yung ilaw, wala. Hindi mo rin mapapakinggan. Hayaan mo na. Dito na tayo sa cellphone makinig. Tsaka ano. Yan. So, ngayon, eh, tahimik dahil mga tao halos tulog na. Kami na lang yung gising ng gising dahil ano, pinasok namin yung aso dahil, ano sila, na, ano, kawawa naman sa labas. So, ito yung sitwasyon namin ngayon dito, although hindi naman kami kinakabahan na bahain, pero alam mo yung baon-baon pa namin yung trauma ng baha namin sa Paranaque dati. Kaya pag itong bumabagyo, hindi rin naman kami yung sarap tulog lang talaga. Kumbaga naiisip din namin yung ibang tao noon na talagang ano. Bay, balik na. Hindi rin sila makatulog. Yung, dahil ngayon tulad niyan, basa yung iba. Walang matuluyan. Walang damit. Si Lola, sinisilip niya dun yung ano. Yung puno na ano. Na nababali na doon sa may kabilang bahay. Yan, so yan ang sitwasyon namin ngayon dito. Ayan guys, nasa labas ng bahay namin ngayon. Ayan o, oh. Oh, malapit na gina siya o. Oh. Malapit na gina siya mag ano o. Oh. Hindi na gina ka, hindi na gina niya o. Oh. Yung puno yung puno ron. Aha, atake pa naman yan. Ito yung part ng likod lang namin, likutan namin. So, may harap na ano, nung may taste ice nga, kung ano sa daming. May tangke. So, pag inano ng hangin, talagang ano kami rito. Mapagaspas talaga. Ayan. Ang pangilan sa labas ng bahay. Ang sa kabila din, oh, nag-ilaw din sila. Oh. Ama, yan ako. Oh. Oh. Ngay. Grabe yung hangin. Grabe, oo. Oh, oh. Mas malakas pa yata ito sa Rolly. Oo eh. Ito yung Ulysses. Mas malakas pa ito sa Rolly, itong Ulysses na to. Nung nag-Rolly, hindi yung mukunang ganyan yung puno na yan. Kaya nga oh. Yun oh. So yung mga tao dito guys, hindi patulog actually. Si Lola oh, imbis na matutulog oh, nakasilip niya, inaabangan matumba yung puno oh. Wala, matulog ka na. Pinakit kita para matulog ka, hindi para sumilip ka dyan. Nakatulog na nga ako. Hindi nakaramdam sa baba, nag-inano na dito sa taas. Pinakit ko nga siya para dito matulog, para rin makinig ng balita. Ito naman ginagawa, hindi rin na siya matutulog pala, oh. So, ngayon, nag-relay lang kami sa cellphone ng DCMM para mabalitaan lang namin kung anong mga kaganapan din sa labas. Grabe, kahit ewan ko ba bakit ganun, yung alam mo yung hindi mo naalalahan yun na may tumutulo, hindi mo naalalahan yun na may baha, pero
iba-ibang pakiramdam ng binabaha dahil sa kutagal ng panahon na ano, binabaha kami dun sa Paranaque. Grabe na yung experience namin dyan sa ulan na yan. Ilang bagyo na yung dinanas namin na matindi na ano. Diba kaya yung mga kababayan natin sa Bicol, sa dyan sa Catanduanes, dyan sa Quezon talaga. At musta kaya yung mga taga Quezon ngayon doon? Musta kaya sila doon? Eh, papatay-patay ang ilaw. Kaya hindi na ako makatulog dahil ano. Sabay ko, hindi na maglaki ang tuulo dyan. Eh, may ilog dyan sa likuran namin. Pero hindi naman, pag umapong, hindi naman yan na umabot dito. Pero... Ayun, kinakatakot ako yung hangin. May lumipad dyan, tumama rito sa salamin. Bagay, wala namang lilipad dyan. Eh, mga puno na yan na, ano, yun lang. Alam ko ba? So, yun. So, wala, puyatan na ito. Wala namang pasok yung mga bata. Pero, di ba? Iba yung pakaramdam na, ano, yung alerto lang. Hindi yung sarap-sarap lang tayo ng tulog, di ba? So, yun. Nasi. Ito yung alaga namin, no? Lasi? Katabi ni Kuya. Naka-diaper. Kuya, mag-fan ka na lang, Kuya. Stan, mag-fan ka na lang. Nilalanig ako. Lasi? Pag-isa ko, matutulog lang. Nanonood pa pala. Kala ko tulog na. So ngayon, ang oras na ba? Mga 2:30 PM. Medyo nawala na yung mga madidilim na ulap. Pero umuulan pa rin. Ito yung puno na binabantayan namin kagabi. Akala namin matutumba na. Awa naman ng Diyos, hindi naman nadali yung mga bahay na yun, yung katabi. Ayan. So, sa likod ng bahay namin ito. Grabe yung hangin kagabi. So, hindi kami makatulog. Yan yung tangkay ng tubig. Ayan. Nasa kabilang side ng subdivision. Ayan. So, sana mawala na talaga yung bagyo. Malis na. Napakahirap, napakarami pong nababaha ngayon. Yan lang ang pwede ko ipakita sa inyo kasi private property na itong nandito sa likod namin at baka syempre hindi natin pwedeng basta-basta kuhanan na lang ng video. Okay, so ito lang papakita ko sa inyo sa ngayon. Yan lang yung ulan namin ngayon dito. Hindi naman masyadong malakas. Sana wag na lumakas yung ulan. Pabugso-bugso na lang siya. So, ayan. Anong oras na ba? It's 3 PM na. So, nakaligo na tayo dahil ang tubig namin ay medyo humina. Gawa nga ng yung ibang affected na area, yung ibang phase ay nagkaroon ng walang kuryente, ay nagkaroon ng blackout, power blackout. So, wala silang tubig. So, ang ginawa ng Southlink ay dinistribute yung tubig. So, ngayon pa lang ako nakaipon. At may inuubo-ubo doon sa bintana. At sumisilip na naman. Kagabi pa siya sumisilip. Yan. Tapos, ito ngayon, gawa ko ng reviewer ng aking grade 2 mag-exam sa next week. So, gawa ko siya ng reviewer para hindi kami tingin ng tingin sa computer. Yan. Sa mga kababayan namin diyan sa mga probinsya, mag-ingat po kayo, tapos dalangin po namin na maging ligtas po yung mga kasalukuyang binabaha po ngayon.
Panalangin po ang aking mai-offer sa inyo dahil syempre po sa sariling kaparaanan na lang natin kung anong pwede natin gawin mula sa mga kinalalagyan natin. So, di ba, hindi naman na tayo pwedeng sumugo doon dahil para makatulong lang. Bilang yung pagdadasal is malaking bagay na rin naman yan sa mga kababayan natin na nahihirapan ngayon. Okay, so yan lamang po ang laman ng aking vlog ngayon kasi ano lang muna tayo, medyo hindi tayo makakapag-vlog ng mga kung ano-ano dahil tayo nagmumonitor nga sa balita. At busy nga kami sa pag-review nitong aking bunso. Okay, so as early as 3 p.m. ay nakapantulog na tayo. Favorite pantulog ko yan. Yan, nakapantulog na dahil malamig. Yon, so hanggang sa susunod na vlog ko na lang kung ano pang mga kaganapan sa ating mga buhay-buhay. Ito ay isang alaala sa bagyong si Ulysses, na pang ilang bagyo na ito, November pa lang. So sabi nila may 3 pa raw bago mag-end ang taon. So sana naman hindi na kasing lakas nito dahil maraming tubig ang dinala nitong si Ulysses. Talaga, okay? So hanggang sa susunod, kita-kita po tayo. Mag-iingat po tayo lahat. Bye-bye po. Hanggang sa susunod na vlog.